So hello guys at welcome back muli sa aking YouTube channel. So ngayon meron po tayong bagong pasyente, itong Panasonic. So yan po ang kanyang problema, may vertical bar line. So ito po ang kanyang model number. Ayan. So ang problema po nito is ganito ang kanyang display na may vertical bar line. Yan. So napansin ko po guys na bagong bago po itong TV. Yan, meron pa siyang ang tawag po dito. So ayan, at saka yung may tape niya hindi pa na tanggal. So bago po ito guys, wala pa itong history ng repair. So ito po guys, nabuksan na po natin. So ayan. So ngayon, mag-isolate po tayo kung saan po dito ang may problema o may tama, sa may left channel ba o sa may right. So una po nating tanggalin is yung sa may left. Tapos nakakabit po yung sa may right. Ayan. So testingan po natin, try po natin i-saksak ulit kung ano po yung display niya. So wait lang. So yan guys, yan po ang kanyang resulta kapag nakakabit yung sa may left, right pala. So merong bar line pa rin na nag flicker. So ngayon, ikabit natin yung left at saka ihang naman natin yung right. So pag tanggal po ng ating flex, so dapat po maingat po tayo. So dahan-dahan lang, lalo na din sa pagkabit, dahil kapag hindi po tayo nag-iingat, so yung circuit po niya is matatanggal. So pag natanggal niyan is hindi na po natin yan magagawa. So ayan, ihang po natin yung right niya. So tingnan po natin kung ano ang display ng ating screen. So yan guys, kung bago ka pa lang sa aking channel, so please subscribe po at pa-click ng notification bell para ma-update ka po sa aking susunod na video. So yan, at maraming salamat. So yan guys, tingnan po natin, try po natin isaksak ulit. So wait lang. So yan guys, mas lumala pa yung nasa left channel natin. So meron pa rin siyang vertical bar line, kaso wala po siyang display na picture. So sa right channel, pag nakakabit, merong picture, pero meron pa rin vertical bar line na nag-flicker, pero konti na lang. So sa ganun guys, medyo mahirap po nun na repair. So talagang masaga po tayo sa pag re-repair. So una po natin gawin guys, try po natin i-block yung mga signal nasa left channel kung ano po yung resulta. So ito guys, na-block na po natin yung mga clocking signal pati yung ibang mga signal na STB, CLR at BSS. So yan guys, matapos po natin may block, so ito po ang kanyang resulta. So meron pa rin vertical bar yan, so hindi lang natin makikita sa ating video. So yan, napansin nyo po yan, yan na may bar line dyan. So kahit nag block na tayo ng mga signal sa may left, so meron pa rin bar line. So ito guys, medyo mahirap po itong trouble na to, maliban na lang kung sa right channel na naging normal kagad. So
So yan guys, dahil hindi po natin nakuha sa ating tape method sa MyFlix, so nag proceed po tayo sa my top board. So nag trial and error po tayo pa isa-isa dahil mahihirap po mag blocking ng 1 pin to 1 pin sa MyFlix. So nakakaduling. So dito naman tayo sa my top board. So ang una po nating kinat is yung BSS. So walang effect. So nag proceed tayo sa my STB. So meron na po siyang picture, ngunit merong bar line at saka yung screen niya sobrang init, hindi na po natin mahawakan. So dito banda sa my left channel kung naka talikod po yung ating TV. So ang ginawa ko po is nag-block po tayo ng clocking signal. So nag-test point po ako dito at saka doon sa my tiko natin. Yan. So napansin niyo po yung apat na yan, yan po ang ating clock 1 to clock 4. So karugtong po niyan is dito sa may left channel natin. So nag continuity test po tayo para malaman po natin kung saan po yung tamang pin. So nag block po tayo dyan guys ng only clock signal na clock 1 hanggang clock 4. Yan. So pag block po natin is naging normal na po yung init niya. So ayan. So apat na pin po yan guys. Yan. So yan guys, para mas lalo po nating maintindihan, ipakita ko po yung ating drawing. Ito po yung mga pin ng ating flex at sa may top board. Yan. Ito yung nasa flex. So first pin, ground, BCOM, not connected, at saka kasunod is yung mga clock signal. Yan. So hindi po yan magkasunod. Yan guys. So may alternate po yan. Sunod, may dalawang pin naman. Tapos saka yung mga CLR, STB, at saka BSS. So hindi ko po alam guys kung anong connection sa dalawang pin na yan, kung saan po yan pumunta. So ito naman po yung nasa top board. Yan. So nasa hulihan, ito yung BSS, kasunod clock 1, 4, 3, and 2. So kasunod naman is CLR at saka STB. So ang ginawa po natin dito sa mga top board is nag-cut po tayo pa isa-isa. So inuna po natin yung BSS, ngunit wala pa rin effect. So meron pa rin bar line na walang picture. So kasunod is yung STB. So pagkat ng STB guys is naging normal na po yung display, ngunit mayroong bar line. So kasunod is yung CLR, so wala pa rin. So ang ginawa po natin is pinilik natin yung BSS at saka CLR. So ang nakat lang po natin is yung STB, so naging normal na po yung ating display. Ngunit yung panel natin is sobrang init. So ang ginawa ko is nag-block tayo ng clock sa ating clicks sa clock 1 hanggang clock 4. So ang natira lang is yung BSS. Yan. At saka yung CLR. So ayan. So pag clock po na sa pag-block po na ating mga clock is naging normal na po yung init. Yan guys. So wait, ipakita po natin kung ano po yung display. So sa madaling salita guys is yung BSS lang po ang nakakabit. So hindi po natin pwedeng ihang yung BSS dahil meron po siyang bar line. So meron naman siyang picture. So ang talagang problema lang is yung STB at saka mga clock. So yan guys, lumabas na po yung ating Android. So kanina sa nakat po yung BSS natin is meron po siyang mga vertical bar line. So pagbalik po ng ating BSS is nawala na po yung bar line. So dapat guys na meron pa lang hindi dapat makat. Yan. So hindi po basta-basta na cutting, blocking at saka cutting lahat ng mga signal. So ayan. So
naging okay na po yung display. So yung pinaka main problem po niya is lumabas na po sa ating screen. So yan, wait lang. So napansin niyo po yung ganina guys na mayroong bar line sa may gilid. So nawala na po dahil hindi po natin nakat yung BSS. So pag nakat po yung BSS is mayroong vertical bar line. So ayan. And guys, ipikita ko po kung ano po yung problema pa nito. So ayan. So siguro guys, ito po yung dahilan kung bakit nagiinit po yung ating panel. So wait. So ayan. Napansin nyo po yan na may guhit. Ayan. So yan po siguro ang dahilan kung bakit nagiinit. So sa itaas naman. Ayan. So hindi po masyadong pino yung ating screen. Dahil nakat na po natin yung mga clock. Kapag hindi po natin ma-cut yun is mainit naman yung ating panel. So ayan. So ito guys, pwede po naman itong gamitin. So wait, mamaya ipakita po natin. So ito guys, mahirap po itong trouble dahil sa pag isolate po natin ng mga leaks. So bawat channel is mayroong problema. So mahirap po yon. So maliban na lang kung sa tip channel o sa right channel is naging normal na po yung display. So madali lang. So ito is left and right is mayroong problema. So yan, try po natin ulit. So kanina guys, pag nakakat po yung ating BSS is mayroon po siyang mga vertical bar line sa bawat picture niya. Yan. So parang nag shadow siya. So ngayon is wala na po. So ayan. So pwede po naman itong gamitin. So yung mga linya niya ay hindi po naman masyadong halata. Ayan, para makita po natin. Wait lang. So ayan. Yan po ang kanyang natirang problema. Na may mga guhit-guhit. So itong sa baba rin. So yung sa kabila naman is pino naman. So siguro is yung dahilan po nito is yung pag-cut po ng ating mga clock. So ito guys, naging normal na po yung init. So kanina yung hindi pa natin ma-block yung mga clock. So dito banda, sobrang init yung panel. So ilang seconds lang. So hindi po natin mahawakan. So ayan. So ayan guys, hindi po natin yan matatanggal. So pwede po naman itong magamit sa may-ari. Sasabihin na lang po natin kung ano po yung problema. So yan, pwede pa naman gamitin. Kaysa naman sa kanina is hindi po siya magamit dahil wala po talagang picture. So bar line lang. So ayan. So yan guys, at maraming salamat po sa inyong panonood. Sana po meron po kayong natutunan. So paki-like na lang at paki-subscribe. Babush.